Hello, good morning mga Chilimates. Dito na kami ngayon sa McDonald's. Mag-aalmusal muna kami. Tapos almusal muna kami, tapos tulak na kami ng talisay. Medyo mahaba-haba tong araw na to, kaya kailangan ito, magpapakabusog namin. Let's go! Hello there mga babies. Kumusta yung pagpahinga ninyo galing 10 oras na biyahe from Bicol to Batangas? Kami naman, nakapagpahinga naman kami ng maayos. Ang call time namin ngayon ay 4 a.m. kasi 5 a.m. magme-meet up na kami dun sa ibang rider groups dito sa Batangas. Pero nagkaroon ng delay kasi yung ibang grupo natapos sila mag-repack ng relief goods alas 3 na ng umaga. Kailangan nila ng pahinga kasi itong biyahe namin ngayon from Batangas City to Barangay Talisay, medyo meron siyang distansya. Kaya kailangan talaga nila mag-pahinga. Hintayin lang namin sila dito, tapos pagdating nila, konting briefing tayo and meeting, tapos lalarga na tayo. Ayun, nandito sila. Let's get this started. Sir, taga-Bicol, konti pa na lang siya. Sino pwede mag-ano? Panginoon, gabayan mo po ang ito. Gabayan po kami sa aming mag-a-type. Itong ito na yung point na nagbago na yung mood ng biyahe. Grabe. Grabe dito. Kanina mga Chilimates, totoo, I'm very excited to ride today. This is the day when we fulfill our very purpose for coming here in Batangas. Mixed emotions sa totoo lang. Parang natutuwa ako na na-excite, na kinakabahan, na hindi ko maintindihan
Pero ngayon, habang lumalapit kami sa Barangay Talisay, nawawala na yung mixed emotions na yun. Tulad ng sa nakikita. Lumalaban tayo. At ang maganda doon, nagtutulungan tayo. Thank you.
kami ng relief goods doon sa Batangas. Umakyat kami ng Tagaytay. Tapos yung ibang grupo, pumunta pa sila sa mga iba-ibang barangay doon sa Tagaytay na nangangailangan. Pero yung iba sa amin, we decided to go ahead kasi Linggo ngayon, may trabaho bukas. Alas 2 ng hapon, umalis kami ng Tagaytay. Tapos dumiretso na kagad kami pabalik ng Ipol. Kaya eto, ginabi kami sa biyahe. Napagod ba kami? Maybe you're asking, are we that exhausted? Kasi dire-diretso biyahe, konting pahinga, biyahe na naman. Tapos biyahe na naman pa uwi ng Bicol. So far sa ngayon, medyo nakaramdam na ako ng konting ngalay. Pero hindi ako ganun ka-exhausted. Natutuwa ako actually. Masaya ako. Natutuwa ako kasi nagawa ko ito. Nakadala kami ng tulong. Hindi lang sa loob ng Bicol region, pero nakarating na ang Batangas. Natutuwa rin ako kasi nakatulong kami sa ibang tao na nangangailangan. And sa tingin ko, gagawin ko pa ito ulit. Kahit saan man itong lupalop ng Pilipinas. Pag nangangailangan ng tulong, nandito ang mga Bicolano. Nandito ang mga Bicolano riders para mag-extend ang tulong. So yan. Salamat sa panonood. And see you in the next video. Carpe diem.